Gagawa tayo ng trending ngayon na moist chocolate cake na may makapal na chocolate ganache. And syempre, ito ay no-bake, kaya sa mga walang oven dyan, magdiwang kayo dahil no-bake ang ating recipe. At sa may mga oven naman, of course, pwede nyo siyang i-bake sa oven talaga. Sobrang dali lang ng recipe ito, gagawa lang tayo ng moist chocolate cake at chocolate ganache. Ayan, so unahin na muna natin ang substitute ng ating sour cream. So, pwede naman na plain na gatas na yung gagawin mo. Pero eto, gagawin ko siyang parang sour cream. So, substitute, meron tayong evaporated milk at white vinegar. So, maglagay tayo ng white vinegar dito. Ito, isang cup na measuring cup ah. Ayan. Okay. Tapos, lagyan natin ng evaporated milk. And then, hayaan na muna natin siya for 5 minutes. So, imix na muna natin yung ating dry at wet ingredients. So, meron tayo ditong all-purpose flour. Lalagyan natin ng baking soda, baking powder, konting asin, white sugar, at meron tayong brown sugar. Pwede naman na isang klase lang ng asukal. So, eto ang ating white sugar at ang ating brown sugar. Ito naman ang cocoa powder na unsweetened. Ayan. At optional, maglagay tayo ng instant coffee powder. Tapos, i-mix natin na mabuti. Ayan, na-mix na natin siya. So, ngayon naman ay maglagay tayo ng ating itlog. Ayan. Ang ating cooking oil. Ang ating sour cream, ito yung ating may vinegar at evaporated milk. Okay. Mix natin. So, i-mix na muna natin siya para ma-break natin yung ating itlog. Tapos, maglagay tayo ng ating hot water. Okay. Ayan. And then, haluin siya na mabuti until wala ng lumps. Ayan, na-mix na natin siya na mabuti. Ngayon naman ay ilipat na natin siya sa cake pan. Ako ang gagamitin ko ay aluminum foil na tray. Pwede naman kahit anong cake pan. Pero yung trending kasi, yung shape ng cake nila ay square. Wala akong square na cake pan talaga. Meron pero mababa. Ito nga mababa. So, ang gagawin ko na lang ay i-divide ko yung ating cake batter into 2 equal parts. Pero kung gusto nyo din na konti lang, pwede naman na gawin mong kalahati ang measurements ng ating mga sangkap. So, ang gagawin ko lang ay magla-light degrees ako, tapos maglalagay ako ng parchment paper. Pero kung meron kang cake pan na matangkad pa dito, ang gawin mo lang ay mag-line ka ng parchment paper ng lampas sa cake pan mo. So, ako hindi na ako maglalagay ng parchment paper na yung sobrang sinasabi ko. Alam ko na kapag tumubo yung cake ko, lalampas siya and tatanggalin ko yon yung nasa top, tapos babalik na rin ko siya. So mamaya makikita yung gagawin ko. And so maglagay na tayo dito ng ating cake batter. Ayan. Ayan, kumukulo na yung ating tubig. So ngayon ay ilipat na natin siya dito sa ating steam basket. At lutuin na natin siya. Ayan, so maglagay tayo ng malinis na cloth para hindi matuluan ng steam or tubig ang ating cake. Ayan. Okay. Balutin. At isalang na natin. So, lutuin natin ito for 25 to 30 minutes. Pero, mas maganda na mag-toothpick shot ka. So, pag-toothpick shot mo, tapos pagtanggal mo ay dry na siya or kahit konting ano lang, kahit meron siyang konting moist crumbs, ay luto na yon. Pero kung basa pa, extend the cooking time. And yes po, ang cake natin ay pwedeng lutuin sa oven talaga. Again, wala akong oven. So, sa steam tayo magluluto. Ayan, so i-check natin. Okay. Ayan, hindi na siya basa at meron siyang konting moist crumbs and okay na yan.
basta hindi na siya basa. So ayan, palamigin lang natin ito. So napansin ko na maumbok nga siya. So ang gagawin ko ay tatabasin ko yung parang dome niya and then babaliktarin ko siya. Tapos lalagyan ko siya ng ililipat ko siya sa parchment paper and then lalagyan ko siya ng acetate para paglagay natin mamaya ng ating chocolate ganache hindi siya pupunta sa gilid. Ayan, so ngayon naman ay gagawa tayo ng ating chocolate ganache. So ang gagawin lang natin ay simmer natin yung ating all-purpose cream. Huwag niyo po siyang pakukuluan, simmer lang po. So ilagay natin yan dito sa ating pot. Buksan ang apoy at isimmer natin siya. At kapag mainit na ang all-purpose cream, ay pwede ka nang maglagay ng gelatin. Ito ay clear and unflavored. So gradual lang, tapos mix mo siya habang naglalagay ka ng iyong gelatin. So haluin ito until matunaw ang ating gelatin. Ayan. So ngayon ay ilagay na natin siya dito sa ating milk chocolate. Ito ay na-chop ko na. So ilagay natin siya dito. Ayan. And then i-mix natin siya para matunaw yung ating chocolate. Ayan, eto na yung ating ganache. Ayan na siya. So, ngayon ay ilagay na natin siya dito sa ating cake. So, eto yung cake natin. Eto yung sinasabi ko sa inyo. So, ang ginawa ko ay, kinat ko na muna yung ating cake, yung dome niya. Tapos, binaliktad ko siya para flat na flat talaga yung ating cake. Tapos, naglagay ako ng parchment paper. Ayan, so kita nyo. Tapos, eto ay optional talaga. Hindi na kailangan maglagay ng acetate. Pero kasi yung gilid ay may konting space. Eto, naglagay pa nga ako dito ng tissue para lang talaga walang space para paglagay natin ng ating ganache ay hindi siya pumunta dun sa gilid. So, para lang ano siya, parang tight lang siya. Ganun. Ayan, so maglagay na tayo ng ating chocolate ganache dito sa ating cake. Ayan. So, i-divide natin siya into 2 equal parts ha dahil dalawa yung cake natin. Pero kung, yun nga, kung malaki naman yung cake pan ninyo, ay pwedeng ibuhos nyo na lahat. Ayan. At ayan, eto na silang dalawa. Parang mas naparami yung nailagay ko dito na chocolate ganache. Pero okay lang yan. So ngayon ay ilagay na muna natin sa chiller for 6 hours or pwede 10 to 12 hours. Pero ako overnight para mas safe. Para paghiwa natin, talagang gusto ko sure na firm talaga yung ating chocolate ganache. So ayan, ilagay na natin siya. Ayan, eto na siya. So ngayon ay tanggalin na natin siya sa molde. So tanggalin natin yung acetate. Ayan. And then, ayan. Para lang hindi mapurit yung ating ganache, i-scrape natin yung mababaw lang na side. Ayan. And then, ibuka na natin yung ating parchment paper. So, dahan-dahan lang para hindi mapunit yung ating ganache. Ayan. So, slice natin siya. Gawa ka na muna ng mga marks para alam mo kung saan kang magka-cut at para alam mo din yung size na gagawin mo. At ayan, eto na ang ating moist chocolate cake na may makapal at chocolatey na ganache. At ayan, eto na siya, titikman na natin. Ayan, ayan siya, oo. Ang kapal ng kanyang chocolate ganache. And yes, malambot siya. Tikman na natin. Chocolatey. As in. No big ang ating chocolate cake, pero napaka-moist niya. And kung gusto nyo na mas makapal ang chocolate ganache, doblehin nyo lang ang measurements ng ating mga sangkap.
Pero ako okay na ako dito. Maganda lang talaga no, kapag makapal. Maganda siya tignan, nakakaakit talaga kapag makapal yung topping mo, lalo na kapag tsokolate. Mmm! Yum! Ang gamit ko pala na brand ng ating tsokolate ay Berylls. So, kung gusto nyo na ibang brand, okay naman. Pero ako talaga, Berylls ang ginagamit ko. Okay, so chocolate ganache naman, maraming paraan sa paggawa. Pero yung trending ngayon, dalawa yung nakita ko. Yung isa, yung may gelatin, yun yung ginamit natin. Yung isa naman ay wala, pero naglalagay sila ng butter. For me, kasi nga marami yung cream na ginamit, mas prefer ko na yung may gelatin. Para iwas yung ano, iwas yung runny type. So, nakakatulong talaga siya. Tignan nyo, nakatulong siya na mag-set agad ng ating chocolate ganache. So, for me, yung may gelatin talaga yung okay sa akin. And kung gusto yung magdagdag ng topping, pwede naman yung mga chocolate flakes, yung mga sprinkles, or ano pa ba, mga nuts kung gusto nyo, pwedeng-pwede. And sa slice, pwedeng ibang slice, pwede mas makapal. Ito kasing slice natin, medyo same dun sa trending ngayon. So yeah, maganda tignan, masarap, super yummy. So kung mahilig kayo sa chocolate, mahilig kayo sa chocolate cake, perfect to para sa inyo. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!